Ito po ang bago nating kwentong pinamagatang Officially Family. Ugly Maids, Unexpected Twins. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwentong ito. Blessed Sunday po sa lahat. Sinagip ng tindera ng cotton candy ang mga kambal, kaya nagustuhan siya ng mga ito at gustong maging bagong ina. Pero pumayag naman kaya ang bilyonaryo? Cotton candy kayo dyan! Ma'am, sir, para po sa anak nyo, bili na po kayo! Nakangiti si Celestine habang nagtitinta ng iba't ibang kulay ng cotton candy. Ang cotton candy, ang negosyo ng pamilya ni Celestine, at dahil dito, nakapagtapos ang ate Celina. Ngunit maaga itong nag-asawa. Si Celestine na ang naging padre de pamilya dahil siya na lang ang naiwan. Mataas ang pride ni Celestine na humingi kay Celine dahil matagal na nga sila nitong pinabayaan. Pabili po! Ilan at pili ka ng anong color? Ngumiti si Celestine. Ang cute mo naman. Anak, hurry up! Don't talk to strangers! Napasimangot si Celine sa sinabi ng babaeng nasa harap niya. Kung makapagsalita ang babae, ay parabang ang samang-samang tao ni Celestine at delikadong kausapin. Nanahimik si Celestine at plastic na ngumisi. Pili ka pa bango, baka sakaling bumang-ugali mo, ma'am. Anong sabi mo? Galit na singhal ng babaeng kaharap ni Celestine. Ang sabi ko po, ang bango-bango ng pabango nyo. Ngumiti na nga lamang si Celestine at inirapan siya ng babae. That's true. Mamahalin tong pabango ko. Bakit pa kita nakausap? Clay, let's go. Napailing na nga lamang si Celestine dahil iba talaga ang mga tao ngayon. Kahit malaki ang distansya ng estado nila, ay grabe naman kung manglait. Pantay-pantay lang naman silang tao at kumakain. Napailing si Celestine at patuloy sa paggawa ng cotton candy. Kung minsan kumakain rin si Celestine dahil paborito niya ang cotton candy. I want cotton candy! I want it too! No, it's bad for your health. But I want that! Napatingin si Celestine sa dalawang batang lalaking nag-aaway, hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Nangunot ang noo ni Celestine nang makita ang tatlong mga lalaking nakasuot ng itim na damit, pants, at salamin. Isa doon ay isang maid na nakasuot ng casual na damit habang kaharap ang dalawang bata. Pinanood ni Celestine na makipagtalo ang dalawang kambal at minsan pa natatawa si Celestine. George, Gabriel, naku talaga, kapag nalaman niya ng daddy ninyo magagalit yun. No po, bilhan niyo na po kami. Tinuro ng isang bata na medyo may pagkasingkit ang tindahan ni Celestine. I want that cotton candy. Please, yaya, gusto ko yun. Lumabit naman ang bata na nakasimangot sa tindahan ni Celestine. Tumingkaya dito para tignan kung paano ginagawa ni Celestine ang cotton candy. Bibili ka? Masuyong tanong nga ni Celestine. What are you saying? Sabi ng bata. Ay, Inglesero. Napakamot sa ulo si Celestine. Magaling naman siya sa Ingles. Kaso nga lang, nahihiya rin si Celestine na magsalita. Do you want to buy? Tanong na nga ni Celestine. Yes! Tumango ang batang lalaki na tila excited na excited pa. George, let's buy! Okay, brother! Tuwang-tuwa. Ang tinawag na George at nagmamadali pang tumakbo papunta sa batang lalaki. I want a color blue and color violet! Tinignan ni Celestine ang isa pang lalaki at tinuro nito ang blue at pink. Sa hindi kalayuan nakita ni Celestine ang maid na kasama ang dalawang bata. Tumatakbo at nangangasim na agad ang mukha, kaya kumunot ang noo ni Celestine. Nako, hindi sila pwede ng ganyan. Diyos ko, ako ang malalagot nito kay Sir Nathan. Natataranta na ang babaeng kaharap ni Celestine. Gabriel and George naman eh, gusto niyo talagang magalit ang daddy niyo eh. Paano na lang ang trabaho ko niyan? Yaya, we will only eat these two, please, sabi nung Gabriel. Hindi naman namin sasabihin kay daddy. They're minding their business. Kahit na.
Hindi gusto ng daddy niyong kumakain kayo ng junk food. It's bad for your health. Hirap nga sa pag-iingles, nasabi ng yaya. Napanguso ang dalawang bata at dahan-dahang bumagsak ang mga balikat. Napatingin tuloy si Celestine sa dalawang bata na konti na lang ang iiyak na nga. Kinagat ni Celestine ang labi niya tumikim dahil hindi kaya ng konsensya niya kung umiyak sa harap ang mga bata. Mawalang galang lang po ate, ngumiti si Celestine. Sa babae, hayaan na lang po siguro natin ang mga bata at mukhang gustong gusto talaga nila. Nagliwanag ang mga mukha ng dalawang bata. Minsan lang naman sila sigurong kakain ng ganito eh. At sanihin ko, hindi naman yun masama. Bata pa sila, gusto nilang ma-experience at ma-enjoy ang pagkain ng bago sa paningin nila, lalo na yung mga gantong pangbata. Naku, ako kasing mapapagalitan ng amo ko eh. Hindi yan. Sabi naman ng dalawang bata, hindi nila sasabihin eh. Di ba, boys? Mumisi si Celestine sa dalawang bata na sabay at magkasunod pang tumango. O, di ba? Silang bahala sa'yo, ate. Sige na, pagbigyan mo na. Anong magagawa natin, bata eh? Binigyan ni Celestine sina George at Gabriel ng mga gusto nilang cotton candy. Tumalon-talon sila, Gabriel at George, habang hawak ang tigdalawang cotton candy sa mga kamay nila. Inom kayo ng tubig pagkatapos ha, para hindi maamoy ang daddy nyo. Ang mga batang mayaman talaga, spoiled. Naku iha, ngayon lang nakalabas ang mga yan sa mansyon nila. Sabi ni Ate Sharon habang kumakain ng cotton candy. Hindi yan pinapalabas kapag wala ako, o kaya ang mga guards. Napakunot na si Celestine. Eh, nasan po ba ang nanay ng mga batang yan? Naku, nag-asawa ng iba. Napangiwi si Celestine. At pagkatapos nilang mag-usap, ay hindi mawala sa isip niya ang dalawang bata. Sa murang edad, iniwan agad sila ng kanilang mommy. Para kay Celestine, nakakalungkot yun. Pero dahil nandyan pa naman ang mga magulang niya, kahit paano, masaya si Celestine. Cotton candy kayo riyan! Muling nagsusumigaw si Celestine. Bili na kayo! Masarap to at malasa, kaya naman bili na ang mga suki kong maganda at gwapo. Hindi uuwi si Celestine hanggat hindi nga niya naaabot ang goal na kita sa isang araw. Ang perang kikitain ni Celestine ay para sa mga magulang niya, lalo na sa tatay ni Celestine na nagte-therapy dahil hindi makalakad. George? Gabriel? Nanliit ang mga mata ni Celestine nang makita ang dalawang bata na dire-diretso ang lakad. Diyos miyo ang mga batang to! Napatingin si Celestine sa sasakyan na mabilis ang takbo na patungo kila George at Gabriel. Binitawan agad ni Celestine ang stick at mabilis pa sa hangin na tumakbo, papunta kila George at Gabriel na abala sa pagkain ng ice cream at cotton candy. Gabriel! George! Bago pa man maabutan ang kotse ang dalawang bata, ay agad na hinila ni Celestine ang dalawang bata at nagpagulong-gulong sila sa sahig. Yakap-yakap ni Celestine sina George at Gabriel habang nakapikit. Harang-harang kasi kayo sa daan eh! Sigaw pa nga ng driver ng kotse. Sa susunod, huwag kayong haharang sa daan para di mapahamak! Masungit na sabi pa kahit na bata naman ang mga yon. Hindi pinansin ni Celestine ang boses na yon at tinignan ng dalawang bata na hanggang ngayon, apa na lang ng ice cream ang hawak dahil sa gulat at stick na nga lang ng cotton candy ang natira. Okay lang kayo? May masakit ba? Natulala ang dalawang bata kaya naman niyug-yug ni Celestine ang mga balikat nito dahil maski si Celestine ay nag-aalala. George! Gabriel! Sigaw galing sa kabilang kalsada. Ang mga alaga ko! Tumayo si Celestine at agad niyang pinagpagan ang mga damit nito. Nakatulala pa rin si Gabriel at George na tila na trauma. At nang makabawi sa gulat, niyakap nila si Celestine na inaasikaso silang dalawa. Diyos ko, okay lang ba kayo? Ano bang nangyari? Nakita ko silang dalawa eh. Tatawid ng kalsada at halata naman na hindi nila alam na sa gitna na pala sila. Humilwalay sina Gabriel at George sa kanya at pumunta nga sa maid nila. Nasaan ba kayo at hindi niyo mabantayan tong dalawang bata? Tanong pa ni Celestine. Nako, tinakasan nila kami at kanina pa kami naghahanap. Halata ang takot at kaba sa mukha ni Sharon. Aatakehin ako sa inyong dalawa eh. Sinasabi ko naman na huwag kayong lalayo. Tinignan ni Sharon si Celestine. Sasabihin ko to sa amo ko para bigyan ka ng pabuya sa pagligtas sa mga alaga ko.
Umiling na nga lamang si Celestine habang kunot pa rin ang noo. Winasiwas niya ang kamay niya. Hindi na, masaya na akong makatulong. Sa susunod, bantayan niyo na lang silang dalawa kung gusto mo pang magkaroon ng trabaho, ha, ate? Mabilis na umalis sa Celestine at nagpatuloy nga sa pagtitinda ng cotton candy. Makalipas ang ilang araw, ay nakatanggap si Celestine ng isang tawag galing sa isang taong hindi niya naman kilala. Pagod man ang katawan, ay nakuha pa rin ni Celestine kunin ng cellphone mula sa bulsa. Hello, sino to? Magandang umaga, si Sharon to. Nahalala mo pa ba ako? Nangunot ang noo ni Celestine dahil dakila siyang makakalimutin sa pangalan. Nag-isip pa muna nga siya ng ilang segundo bago tumango. Ah, oo! Ikaw nga, Ma'am Sharon. Saan mo nga pala nalaman ang number ko? Hindi kasi namin mahanap nitong mga nakaraan na araw. Kaya naman, nagtanong kami sa mga kapitbahay niyo. Ayun, nalaman namin ang number ng cellphone mo. Tumango si Celestine at namewang. Oo eh, bakit ka nga po pala napatawag? Gusto ko lang sanang imbitahin ka dito sa mansyon. Gusto ko kasing makita ng amo ko at pasalamatan sa pagligtas sa mga anak niya. Ha? Gulat na nakinig si Celestine sa biglaan na pagiging formal ni Sharon. Eh bakit ko po kailangan pumunta dyan? Nagtatrabaho ako dito at isa pa, ilang araw nang nakalipas. Ayun na nga, ang kaso nga lang hinahanap ka ng amo ko eh. Kailangan kanyang makausap at bigyan ng pabuya sa ginawa mong pagligtas sa mga anak niya. Bumuntong hininga si Celestine. Yayaman pa ba ako kapag pumunta ako dyan? Alam mo na mga bala ko. Hindi pa nakumpleto ni Celestine ang sinasabi nang bigla siyang putulin ni Sharon. Oo, yayaman ka. At malay natin, magkaroon ka pa ng mas magandang trabaho. Nahihimigan ang panghihikayat sa boses ni Sharon. Trabaho? Tanong naman ni Celestine. Oo, trabaho. Wala naman masama kung pupunta ka rito. Malay natin, bigla ay maging bilyonaryo ka. Pangungumbinsi pa nga nito. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, napaka-imposible naman yan. Tumawa si Sharon. O siya, sige na. Ipapasundo na lang kita dyan sa bahay niyo. Magbihis ka ng komportableng damit para maging representable ka. Sasagot pa sana si Celestine nang ibaba ni Sharon ang tawag. Nangunot ang noo niya at pinilig ang ulo. Binuhat ni Celestine ang container at sabay sigaw bago mailagay sa dispenser. Celestine, andito ka na pala. Opo, Nay. Nasaan po si Tatay? Aba, andoon sa kwarto niya. Kanina pa yung tulog, hindi pa rin ba ginising? Hindi pa, nako. Baka nagugutom na rin yun at teka, nagluto ka na ba? Hindi pa po eh, kararating ko lang dahil bumili ako ng gamot ng tatay. Tumango si Celestine at agad na pumunta sa kwarto. Kumatok siya at binuksan ang pinto at nakita ni Celestine. Nagising na nga ang kanyang tatay at mukhang malalim ang iniisip. Tay, dahan-dahang lumapit si Celestine at umupo sa maliit na upuan. Hindi ka raw kumain, ano pong nangyari? Wala akong gana. Gusto kong tumulong sa pagtitinda kaso nga lang. Hindi naman ako makalakad dahil sa hayop na paa na to. Tay, tinignan ni Celestine nang mahinahon ang kanyang tatay. Kaya ko na po at ni JJ ang pagtitinda. Hindi niyo na po kailangan mag-alala dahil kaya naming dalawa. Ayaw ko rin na maging pabigat sa inyo. Naawa na nga ako sa nanay mo eh at hindi magkandamayaw sa kahanap ng pambili at kakautang. Napabuntong hininga si Celestine at suminghap. Inilalayan nga niya ang kanyang tatay para makatayo. Naging tahimik si Celestine dahil iniisip niya kung saan naman sila kukuha ng pambayad. Pumunta si Celestine sa maliit nilang sala at agad na umupo. Tuyo at itlog na maalat muna ang ulam natin. Sarado kasi si Carla kaya hindi ako makautang. Masarap naman to na eh. Maligaya na sabi naman ni JJ. Mas masarap pa nga ito sa kinakain ng iba. Napangiti si Celestine. Kaya kumain ka ng marami at nang mabusog ka. Masayang kumain ng pamilya ni Celestine kahit simple lang ang pagkain basta sama-sama sila. Tumating ang gabi at pagkatapos si Celestine ihanda ang mga kailangan sa pagtitinda, ay umakyat na nga siya. Sa itaas, pumunta si Celestine sa maliit nilang kwarto at naglatag ng maliit na banig sa tabi ni JJ. Humiga si Celestine at pinikit ang mga mata. Maaga pa siya bukas sa pagtitinda.
Ate, ate! Napabalik ko sa Celestine sa pagkakahiga dahil sa sigaw ng kapatid na si JJ. Napatingin si Celestine sa kaliwa at kanan at napasimangot sa kapatid niya na nasa pintuan. O ano ba yun? Bakit ba sumisigaw ka dyan? Halata ang iritasyon sa mukha ni Celestine. Ang aga-aga pa, JJ. May naghahanap po sa'yo sa labas, may kotse at maraming tao. May utang ka ba sa mga yun? Paano na lang ang bahay natin, te? Halatang nag-aalala ang itsura ng kapatid ni Celestine at natataranta rin ang boses nito. Ha? Sa labis na gulat, mabilis na tumayo sa Celestine at halos tumakbo na pababa para lang makita ang nangyayari. Nay, tay, anong nangyayari? Natigilan lang si Celestine nang makita si Sharon. Komportableng nakaupo sa sirasalan nilang sofa. Nanlaki ang mga mata ng babae at mabilis na tumakbo papunta sa taas. Nakalimutan ni Celestine na aalis nga pala siya. Nagmamadaling kumilos si Celestine at nagsuot ng komportableng damit bago siya kalmado at naglakad palabas at pababa ng hagdan. Anong ginagawa mo dito, Aling Sharon? Napasimangot si Sharon sa narinig mula kay Celestine. Kalaunan ay tumayo ito at formal na nagsalita. May napag-usapan tayo, Celestine, di ba? Kailangan na nating magmadali. Tinignan ni Celestine ang mga magulang na nagtataka na nakatingin sa kanya. Peke nang umiti si Celestine. Nay, tay, alis po muna ako. Kailangan kong sumama sa kanila. At bakit? May nagawa ka bang mali, anak? Anong ginawa mo? Nag-aalalang tanong nga ni Rosas, ang ina ni Celestine. Anak, wala po na, hindi po. May kailangan lang po akong isettle sa kanila at uuwi rin po ako kaagad. Ngumiti si Celestine at tinignan ang kapatid na si JJ. Ikaw nang bahala kila nanay at tatay, ha? Mabilis na lumabas si Celestine at pinagtitignan silang lahat ng mga chismosa na kapitbahay. Sumakay si Celestine sa kotse at tahimik na nakatingin sa bintana at nang makaisip ng kalokohan, nilabas ni Celestine ang dila niya sa mga kapitbahay at umirap. Kanina ka pa hinihintay ni Sir Nathan. Hindi mo naman ako kailangang sunduin. Total maliit na bagay lang naman ang ginawa ko. Mga anak, ni Sir Nathan ang usapan kaya naman mas mabuti na sumunod ka na lang. Alam mo ate, para kang kidnapper. Simangot nga na sabi ni Celestine. Nakarating sila sa isang malaking mansyon na kailangan pang umikot ng kotse sa malaking fountain. Napanganga si Celestine habang nakatingin sa mansyon na nasa harapan nila. May mga guards sa iba't ibang sulok ng mansyon at iilan na maids na nakasuot ng asul na uniform. Ito ang bahay niya? Gulat pa rin na tanong ni Celestine. Oo, welcome to the La Vegas house. Masaya na sabi ni Sharon. Tara na, pasok na tayo. Hanggang sa makapasok si Celestine ay nakanganga pa rin siya. Hindi makapaniwala si Celestine na sa nakikita niya at sa mga nahahawakan niya. Kumpara sa bahay nila, Celestine ay parang banyo lang ng bahay ni Nathan. Is that the girl who saved my twins? Napatingin si Celestine sa upuan at nakita ang isang lalaki na nakaupo. Natatakpan ng magazine ang kanyang muka at nakaupo, nakadekwatro pa. Tinikom ni Celestine ang kanyang bibig at tumayos ng tayo. Siguro matanda na to. Napailing na nga lamang si Celestine. Yes, Sir Nathan. That's good. Unti-unti ay binaba ni Nathan ang magazine at ganun na lang ang gulat ni Celestine nang makita ang isang gwapong lalaki na animoy anak ng isang Diyos dahil sa perpekto nitong mukha. May asul na mga mata at hindi lang yon, asul rin ang buhok. Siya po si Celestine Aguilar, ang nagligtas sa kambal na bilyonaryo. So, you're the one who saved my twins. Hindi mapigilan ni Celestine na mapatingin sa lalaki na nasa unahan niya. Gwapo, maputi, singkit, ngunit matalim ang mga mata kapag tumitingin. Matangos ang ilong at higit sa lahat matangkad. Ang mga mata ni Nathan ay kasing kulay ng dagat, ngunit mas matingkad. Opo, Sir Pogi, ako nga po. Napalunok si Celestine at napatingin sa dalawang bata na walang pakialam at kumakain. Okay, tinignan nga niya si Sharon. Sinabi mo na ba sa kanya ang kapalit ng pagligtas niya sa buhay ng mga anak ko? Seryosong tanong nga ng lalaking nagngangalang Nathan. Yes, sir. Nasabi ko na po lahat sa kanya.
Ikaw na lang ang hinihintay ko dahil sa kontrata na ginawa ko po kahapon. Teka lang, hindi napigilan ni Celestine ang magsalita. Tinignan niya si Nathan bago nagsalita. Hindi ba kayo natatakot sa kagaya ko? What if magnanakaw pala ako? Basta-basta na lang kayo naniniwala sa tao. Tinapik ni Sharon ang braso niya. Napatingin si Celestine sa kanya. Niligtas mo ang buhay ng mga anak ni Sir Nathan. Sapat na siguro yun para pagkatiwalaan ka namin. Alam ko na malaki ang pangangailangan mo dahil kailangan ng tatay mo ng gamot. Kailangan rin ng nanay mo ng trabaho sa bahay. Paano mo po nalaman yan? Kumunot ang noo ni Celestine. Kaya ko magtrabaho para sa pamilya ko at isa pa, ayokong malayo. I'll give you 200,000 advance payment for saving my twins. Gulat na napatingin si Celestine kay Nita na seryosong nakatayo, hindi kalayuan kay Celestine. Hindi pa rin. Kahit taliwa sa iniisip ni Celestine ang sagot, umiling pa rin siya. Maliit na bagay ang pagligtas ko sa mga anak mo, sir. Masaya rin akong makatulong at masaya akong makita silang walang sugat. Are you really sure about that? Tanong nga ng lalaki. Tumango naman si Celestine. Opo, sir. Hindi ko kayang iwan ang mga magulang ko sa bahay dahil lang dito. Napakalayo ng lugar ninyo sa lugar ko. Makakahanap pa po kayo ng babysitter ng mga anak nyo. Mumiti si Celestine at marahang tumango bago tumalikod. Kahit gusto ni Celestine ang offer, ay hindi niya naman kayang iwan ang mga magulang. Masyadong malayo, masyadong delikado, at higit sa lahat. Ayaw ni Celestine pabayaan ang mga magulang niya. Bibigyan ko ng maayos na bahay ang mga magulang mo. Malapit dito. I will give you 500,000 for advance payment. You're in need, Celine. Hindi mo naman sasayangin ang offer ko sa'yo at wala pang nakatanggi sa akin kahit sino. Shemay naman, pasalamat ka at gwapo ka. Pulong ni Celestine at huminto sa paglalakad. Yun lang naman ang gusto ni Celestine. Magkaroon ng maayos na bahay ang mga magulang niya. Dahan-dahan ay lumingon siya at matamis na umiti. Kailan ako magsisimula? Tanong na nga ni Celestine. Napangisi si Nathan at hinawi ang kanyang buhok. Kung kailan mo gusto, Celestine. Tumango si Celestine at bumuntong hininga. Kailangan ni Celestine ang pera, kaya naman gagawin niyang lahat para sa pamilya. Okay, gusto ko malaman kung anong gagawin ko bukod sa pag-aalaga sa mga anak mo. Si Sharon ang magdi-discuss sa iyo ng mga rules sa bahay na to. You will stay here, sa bakanteng kwarto sa second floor, malapit sa kwarto ni Sharon. Okay, free po ba ang pagkain? Ngumisi si Nathan. You can do everything you want here in my house as long as my kids are happy. Tumango si Celestine at agad siyang sumama kay Sharon. Dala nito ang apat na folder na hindi niya alam kung para saan. Umupo sila ni Celestine at Sharon. Saratan. At sabi nga ng babae, ito ang contract. Kasama na dyan ang advance payment. Wala bang nakakatagal sa pagbabantay ng anak ni Sir dahil madalas, sila na lang rin ang umuuwi. Makulit kasi ang kambal. Madalas ay may mga prank silang ginagawa kaya naman sa huli, umiiyak ang mga maids, hindi nakakayanan ang pagkakulit nila. Grabe naman ang mga batang yan. Kaya ba ikaw na lang natitira na maid dito at yung dalawa na kasing edad ko lang ata? Si Lena, sa kusina, habang si Marie naman ay sa mga damit. Ako naman ay nag-aalaga rin sa mga bata, pero madalas ay ako ang naglilinis dito. Marunong ka naman sa gawaing bahay, hindi ba? Oo naman, marunong ako maglaba, magluto, maglinis at kahit ano pa yan, kaya ko. Kinuha ni Celestine ang ballpen. Grabe ang sir niyo, no? Mayaman talaga siya. Dalawa lang silang magkapatid. Ang babae niyang kapatid ay may sariling kumpanya pero wala pang asawa. Madalas dito lang rin umuuwi kapag may family gathering sila. Ang mga magulang ni Sir Nathan? Tanong nga nito. Binigay ni Sharon ang pangalawang papel kay Celestine. Nasa States at nagbabakasyon kasama ang ilang kamag-anak. Hindi magkasundo si Nathan at ang mommy niya dahil sa mga bata. Ayaw kasi nila doon sa babae na naging asawa ni Sir Nathan. Napatango-tango nga si Celestine habang nakaawang ang labi. Pumirma na nga si Celestine sa apat na papel na hindi niya man lang binasa dahil hindi niya nga naiintindihan. Ayaw lang ni Sir na laging nasa labas sila Gabriel at George. Kung aalis naman, kailangan niyong magpaalam sa kanya. Bawal rin ang mapahamak ang mga bata, okay? Okay, naiintindihan ko naman ang mga bawal at hindi. Sabi na nga lamang ni Celestine. Napangiti nga si Sharon. Makakatulong ang cheque na to para sa pamilya mo.
Inabot ni Sharon ang tsyeke na nagkakahalagang 500,000 nga, gaya ng pinangako ng lalaki. May papagamot mo na rin ang tatay mo. Handa na rin ang apartment ng mga magulang mo. Tumango si Celestine at nanginginig na kinuha ang tsyeke. Nangingilid ang luwas sa mga mata niya dahil sa wakas, makakahinga na rin sila ng maluwag. Sumingot si Celestine at ngumiti. Salamat. Wala yun, maliit na bagay yan para kay Sir Nathan dahil mas mahalaga sa kanya ang dalawang anak niya. Gawin mo lang ang trabaho mo, mas tataas pa ang sahod mo. Pagkatapos pumirma ni Celestine, ay naglakad sila papunta sa labas. Nakita ni Celestine sa Sir Nathan na kinakausap ang mga anak niya. Napangiti si Celestine dahil nasa isip niya, mahirap magpalaki ng mga bata na walang kaagapay. Higit sa lahat, bilib si Celestine sa tapang ni Nathan na akuin ang mga anak. Sir, ipahatid ko na po si Celestine. Sure, nandiyan ang sasakyan sa labas. Make sure she's safe. Tinignan nga muli ni Nathan sa Celestine na tumango. See you tomorrow. See you, sir, sabi naman ni Celestine. Kinabukasan ay simula na nga ng trabaho ni Celestine sa mansyon ni Nathan. Maayos na rin ang bahay nila at nabayaran na rin ni Celestine ang mga utang nila. Nagsimula na rin sa Celestine ni pagamot ang tatay niya sa isang private hospital kahit pa wala siyang tiwala sa mga doktor. Good morning! Good morning, Celestine. Mabuti't nandito ka na. Inabot ni Sharon ang uniform ng isang babysitter. Yan ang magiging uniform mo sa loob ng maraming taon. Nakahanda na rin ang kwarto mo at ganun rin ang iba mo pang mga kailangan. Salamat! Dala ni Celestine ang mga gamit niya. Ganun rin ang isang maliit na bag. San nga pala ang kwarto ko at nasaan nga pala ang mga tao dito, ate? Panguusisa nga niya. Umalis sila kasama ang daddy nila. Ihatid ata nila ang tita Natalie nila sa airport ngayon dahil nagbakasyon dito sa Pilipinas ang kapatid ni Sir Nathan. Tumango-tango nga si Celestine habang umaakit sila sa malaking hagdan. Paikot-ikot ito at nakikita ang mga kwarto sa itaas. Pumunta sila sa pinakadulo at nakita ni Celestine ang isang light blue na pinto. Itol na lang ang room na para sa mga babysitter. Alagang-alaga ni Sir Nathan ng mga tao dito, kaya naman wala kang magiging problema sa environment mo. Binuksan ni Sharon ang pinto. Tignan mo muna ang kwarto mo. Ah, sige. Ngumiti si Celestine at agad na naglakad papasok sa loob. Wow! Bumungad agad kay Celestine ang light blue at puti na theme ng kwarto. May katamtaman na kama para kay Celestine at isang malaking cabinet. Kitang-kita rin sa bintana ang mga puno at mga malalaking fountain ng mansyon. Hindi pa parang sobra na ata ito para sa kagaya natin na maid? Namamangha pa si Celestine sa nakikita. Grabe, ang ganda ng kwarto na ito para sa kagaya ko. Tumalon si Celestine sa kama. Maganda at malambot rin ang kama. Natawa si Sharon. Kagaya nga ng sabi ko, alagang-alaga ni Sir Nathan ang mga maids at drivers dito. Tara na, kailangan mo pang malaman ang pasikot-sikot ng mansyon. Okay, tara. Nilibot ni Sharon at Celestine ang buong mansyon. Hawak ang ballpen at papel. Nilista ni Celestine ang mga dapat at hindi dapat gawin sa mansyon. Madalas na ginagawa ni Celestine ang maglista dahil madalas ay nasa palengke siya. Nagtitinda ng kung ano-ano. Ready ka na ba? Oo naman, ate Sharon, hindi na rin ako kabado sa gagawin ko. Kailangan ko na lang rin mag-iingat sa mga pranks ng mga bata. Bumisi si Sharon. Okay, start na ng trabaho. Mamaya ay parating na rin si Sir Nathan. Ilang oras lang rin ang lumipas bago narinig ni Celestine ang busina ng kotse. Nagmamadali siyang lumabas at agad na sumama sa mga maids. Tinignan ni Celestine ang ginagawa ng maid at agad niyang ginaya ang mga to. Good evening, sir. Sabay-sabay na sabi nilang lahat. Good evening. Baritono ang boses ni Nathan at dumako ang tingin nito kay Celestine na nakayuko pa rin. You're here. Nagdadalawang isip pa si Celestine kung titingin o hindi, pero sa huli, iniangat ni Celestine ang ulo niya. Nanginginig siyang umiti at tumawa. Good evening, sir. Tinignan ni Celestine ang dalawang kambal. Good evening, mga bata. Bati nga niya sa mga to. Are you the one who's selling cotton candy? Ha? Ah, oo. Patay. Si isip-isip nga niya, start na ng Inglesan. Bakit mo naman natanong, George?
I want to eat cotton candy again. Ngumiti pa nga si George. Gabriel wants it too. Napapikit si Celestine at kinagat ang labi niya. Hindi kasi alam ng daddy ng kambal na kumain ang kambal ng cotton candy. Pagdilat ng mga mata ni Celestine, mariin na ang tingin nito sa kanya. Ang mga makapal na kilay ay magkasalubong. Bawal kayo sa ganun, di ba? Tumawa pa si Celestine ng peke at nag-iwas ang tingin. Why? Your cotton candy is delicious po. We like it very much. Handa ng pagkain sa loob. Ayaw niyo bang pumasok? Ngumiti pa si Celestine at marahan na tinulak si George para pumasok na sa loob. Tsaka na natin pag-usapan ng cotton candy kapag wala nang daddy mo, ha? Oh, pero it's a secret, right? Napaawang ang labi ni George at nilagay ang daliri sa bibig. Okay, I will keep my mouth shut. Tumango si Celine. Yes, dapat lang. Ay, masyado kang maingay. Mapapagalitan tayo ng daddy mo eh. Inasikaso ni Celestine ang kambal. Hindi siya nahirapan dahil mukhang disiplinado ang dalawa at ang mga kilos nila, katulad lang kay Nathan. Prim and proper. Tumayo si Celestine sa gilid. Naghihintay kung may utos ba ang kambal. I want juice po! Bigla ay nagsalita si Gabriel, ang bunso sa kambal. Nagmamadali namang kumuha si Celestine ng juice. Naglakad siya papunta sa kanya at akmang lalagyan na nga ni Celestine ang baso ni Gabriel. Biglang nagsalita si Nathan. Hindi ka pwede ng juice. Hindi ka pa kumakain, Gabriel. Seryosong-seryoso ang mukha ni Nathan. Pero po, gusto ko eh. Mumuso si Gabriel. I want juice, Yaya. Please? No, Gabriel. Kailangan mo munang kumain. Nakatayo lang si Celestine sa gitna. Nang magama na nag-aaway. Hindi niya alam ang gagawin dahil pareho niyang amo ang dalawa. Daddy, I want that, please? Nanginig ang boses ni Gabriel. Halatang iiyak na nga dahil hindi nasunod ang gusto. Ayaw ko po ng water! Ang sabi ko, hindi pwede, Gabriel. Hindi ka pwedeng uminom dahil wala pang laman ang tiyan mo. Nagsimulang umiyak si Gabriel. Napahilot ng noo si Nathan habang nakatingin sa anak, habang si Celestine ay nagmamadaling kumuha ng tissue. Hala, bakit mo naman pinapaiyak ang bata, sir? Natataranta na pinunasan ni Celestine ang pisngi ni Gabriel. Let him cry. Shadong spoiled. Bumalik si Nathan sa pagkain. At dagdag pa nga nito, he will never learn if you please him. Pero sir, hindi naman sa nangyayalam ako, diba? Baka pwedeng pagbigyan natin yung bata. Halatang gusto niya ng juice eh. Like how he likes your cotton candy? Napalunok si Celestine nang marinig ang malamig na boses nito. Napatingin si Celestine kay Nathan na mariin ang tingin sa kanya. Umiiyak na kasi ang bata, sir. Pagdadahilan pa nga nito. Kaya mo binigyan ng cotton candy? Tanong muli ng lalaki. Opo, sir. Napakamot ng ulo si Celestine. Pasensya na, sir, ah. Hindi ko po talaga kaya na may batang umiiyak sa harapan ko eh. And I don't want to see my son crying because of his stomach. Mas lalong napalunok si Celestine. Hindi niya alam ang sasabihin. Kasalanan ba ang magpakain ng cotton candy? Napangiwi si Celestine sa isip niya. Kung hindi niya lang siguro amo ang nasa harapan niya, sasagot at sasagot siya. We will talk later. Gusto kong malaman mo na ama ako ng mga anak ko at alam ko ang mas makabubuti sa kanila. Sa isip-isip na nga lamang ni Celestine, patay, mawawalan pa ata ako ng trabaho. I don't want to see them eating cotton candy. Bukod sa murumi, hindi rin healthy para sa mga anak ko. Hindi alam ni Celestine kung magagalit ba siya o maiinsulto. Tinignan ni Celestine si Nathan na seryosong nakatingin sa malaking bintana ng office. Sir, gaya nga po ng sabi ko kanina, umiiyak ang mga bata at konti na lang gusto na nilang magwala. Mahina ako sa mga batang umiiyak at hindi kaya ng konsensya ko na basta na lang silang paalisin sa harap ko. Tsaka, hindi naman po siguro madalas yun, hindi ba? Kailangan din naman po nilang may experience. Kunot na kunot ang noo ni Celestine, ngunit kailangan niyang maging kalmado. Next time, hindi nila kailangan ng maruming pagkain. Ayaw kong makakita silang kumakain ng maruming cotton. Sir, sobra na kayo ah! Hindi na napigilan ni Celestine ang magsalita.
Kabuhayan namin ang maruming cotton candy na sinasabi mo. Hindi marumi ang cotton candy na ginagawa ng tatay ko. Huwag niyo naman sanang insultihin ang tanging kabuhayan ng tatay at nanay ko. Sabi na nga ni Celestine na malakas at mariin na nga ang boses. Medyo nangiledere ng luha. Hindi niya na po kailangang ulit-ulitin dahil sa cotton candy na yun. Napagtapos si nanay ng mga kapatid ko. Ay, hindi alam ni Nathan ang sasabihin. Tila na konsensya, maski siya, nagulat. I'm sorry, umiling si Celestine. Ako na lang ang insultuhin niyo. Wag lang po ang negosyo na pinaghirapan ng mga magulang ko at bumuhay sa amin. Ilang linggo na parang naiinis nga at ilang si Celestine sa kanyang amo kaya hindi nga niya ito masyadong kinikibo dahil sa sama ng loob sa huling pag-uusap nila. Sila Gabriela at George lamang pinapansin niya at madalas na kasama niya sa mansyon. Madalas ay silang tatlo lang kasama ang mga maids ang naiiwan sa mansyon. Nasaan na bang mga batang yun? Kanina pa hinahanap ni Celestine ang mga bata. Tinakasan na naman ako ng mga batang yun. Ay! Napasigaw si Celestine nang may matapakan nga siya at bigla na lamang naging baliktad ang paningin ni Celestine. Nakatali ang mga paa ni Celestine habang ang ulo niya ay nasa sahig. Halos mahilo si Celestine sa nakikita kaya naman pinikit niya ang mga mata niya. George, Gabriel! Malakas na sigaw ni Celestine. Lagot kayo sa akin! Nagpupumiglas si Celestine sa tali at pilit niyang inaabot ang mga yon. Diyos ko naman! Napakakulit na mga bata! Hindi pwede to sa akin, dapat disiplinahan sila. Yaya Celestine! Nakarinig si Celestine ng malakas na tawanan galing sa likod. Your underwear is showing! Alisin niyo na nga ang tali dito. Hindi makita ni Celestine ang mga bata. Sige na George, tanggalin niyo na ang tali dahil hindi na maganda ang pakiramdam ko. Napalunok si Celestine. Mabilis na nga lang kasi siya mahilo, lalo na't baliktad ang posisyon niya. No! Gabriel, take some pictures of Yaya Celestine. Tawang-tawa ba naman na sabi ni George. You know, lagi mong tignan ang dinadaanan mo, Yaya Celestine. Nagpaikot-ikot si Gabriel sa harapan niya na mas nakakadagdag ng hilo ni Celestine. Pinikit na nga lamang ng babae ang kanyang mata. Yaya Celestine, you're pretty! Tumawa nga si Gabriel at sabing, Waki Yaya! George, alisin mo na ang tali, tama na ang kalokohan! Mariin na sabi nga ni Celestine pero pinipilit na pakalmahin ang boses. No! Ngisi naman ni George. Pinaikot-ikot ng malakas ni George ang tali kaya mas napasinghap si Celestine. I won't. Bigla ay natigilan sila ang tatlo nang marinig ang busina ng kotse. Nagmamadaling, tumakbo sila George at Gabriel sa taas habang si Celestine iniiwan. Hindi alam ni Celestine ang gagawin at mas lalong bumabaliktad ang sikmura niya. George, Gabriel, I'm home! Celestine? Sir, nabuhayan ng pag-asa si Celestine. Pwede po bang tanggalin niyo na ako dito? Nahihilo na po kasi ako eh. Gosh, nagmamadaling tumakbo si Nathan papunta sa kanya. Ano nangyari dito? Nasaan ang mga bata? Nasa taas po, sir. Napapikit si Celestine at agad siyang sinalo ni Nathan. Napasandal tuloy si Celestine sa malapad na dibdib ng lalaki. Nahihilo po ako, sir. Pasensya na. Wait, I'll get some water. Nilapag siya ni Nathan at agad na kumuha ng tubig. Hinilot ni Celestine ang ulo nito. Talagang nahilo siya dahil sa ginawa ng mga mata. Inabot ni Marie ang tubig kay Celestine. Salamat. Uminom agad siya ng tubig at nanghihinang napasandal sa sofa. Where are the kids? Naging seryoso ang mukha ni Nathan. Sharon, call the kids. Medyo pagalit na nga niyang sabi. Sir, okay lang. Hindi naman po sinasadya ng mga bata eh. Nataranta si Celestine kaya naman umayos siya. Nangupo. No, they must learn. Nakakatakot ang boses ni Nathan kaya mas lalong nataranta si Celestine nang makita ang dalawang bata na pababa ng hagdan. Anong ginawa niyo, George? Nakanguso na agad si George habang nakayuko naman si Gabriel. Sinikap ni Celestine na tumayo ngunit hindi talaga kaya ng katawan niya. Masyadong mababa ang resistensya niya kaya naman mabilis lang siyang nahilo. Yaya Celestine played with us. Sabi nga ni George. We played hide and seek. Hide and seek?
Tignan niyo nga ang mukha ng yaya sa listin niyo. She's so pale. Hindi lahat ng biro niyo nakakatuwa. George and Gabriel, it's dangerous. But we want to play with Yaya Celestine, Daddy. We're having fun kanina eh. Sabi pa nga ni Gabriel. At pinakita nga sa daddy niyang kamera. Napahilot na nga lamang ng noo si Nathan habang nakatingin sa mga anak. Hindi nito alam kung saan nagmana ang mga anak. Nathan looked at George and Gabriel. You almost killed her. Kahit anong gawin ni Nathan, tumataas ang boses niya. Hindi niyo ba alam ang magiging consequence ng actions niyo? Hindi lahat ng laro niyo ay magiging mabuti para sa ibang tao. You're both 8 years old, George and Gabriel. At tinuro ko ang tama at mali sa inyo. Ano bang nangyayari sa inyong mga bata kayo? Daddy, we just want to play. Nanginig ang boses ni Gabriel. Yaya Celestine enjoyed it. Hayaan niyo na po, sir. Pagsabihan niyo na lang po ng matino na wag na lang nilang ulitin. Sinubukan ni Celestine ang umiti sa mga bata, ngunit hindi siya pinansin ng mga to. Okay lang naman po ako, sir eh. Okay na po ako. Huwag niyo na po silang pagalitan. Hindi sila matututo kung lagi ko na lang silang pagbibigyan. You're grounded. Lahat ng laruan niyo ay hindi niyo mahahawakan, maging ang iPad at cellphone. Ang tanging hahawakan niyo lang ay papel, ballpen at libro. Maautoridad ang boses na sabi ni Nathan. Naiintindihan niyo ba ako, George, Gabriel? Imbes na sagutin ni Nathan, masama na tinignan nila Gabriel at si Celestine bago ito mabilis na tumakbo papunta sa itaas. Bumagsak ang balikat ni Celestine at nakagat niya ang kanyang labi. George, Gabriel, come back here! Sigaw ni Nathan. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sir, hinawakan ni Celestine ang braso ni Nathan. Nakaramdam ng kakaibang kuryente si Nathan kaya naman napatingin siya kay Celestine. At sabi nga ng babae, ako na lang po ang kakausap sa mga bata. Ayaw kong magkaroon kayo ng sama ng loob sa isa't isa. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi mapigilan ni Nathan ang mag-alala dahil sa ginawa ng kambal. Hinawakan ni Nathan ang noo ni Celestine. Nakaramdam ng kakaibang kiliti si Celestine kaya napaatras siya. Ako na ang kakausap sa kanilang dalawa. Umiling sa Celestine at lumayo ng kaunti. Ako na lang ang kakausap, baka pakinggan nila ako. Naiintindihan ko na gusto nila mag-enjoy at mga bata pa sila. Okay lang ako, sir. Sanay na ako sa mga batang makulit, kaya hayaan mo ko. Bumuntong hininga si Nathan at tumango. Ramdam ni Celestine ang pag-aalangan ni Nathan, kaya naman ngumiti siya. Intindihin mo na lang. Mga bata pa ang mga anak mo, sir, siguro. Kailangan lang nila ang pangaralan in a good way, yung hindi sinisigawan. Kayo-kayo na lang magkakasama dito. Kailangan nyo lang ng magandang communication sa isa't isa. Nathan nodded at napangiti nga ito sa kanya. Natigilan sa Celestine at kumalabog ng husto ang puso niya. Kaya, mabilis siyang napahawak. Are you okay? Tinamaan nata ako sa ngiti mo, sir. Nakatulala sa Celestine kay Nathan bago ito tumawa. Joke lang po, pinapagaan ko lang nararamdaman mo. Napailing na nga lamang si Nathan. Crazy. Pero palihim siyang napangiti. For you, yes. Tumawa na naman si Celestine na akala mo walang sakit. Joke lang po ulit. Tsaka umalis sa tumakbo habang hawak ang dalawang namumula na pisngi dahil sa kahihiyan. Lumipas ang mga buwan at araw ay naging mabuti ang lahat para kay Celestine. Naging magkasundo sila nila Gabriel at George, maging ang ama ng dalawang bata. Nakilala rin ni Celestine ang kapatid ni Nathan at naging kasundo niya rin ito. Alam mo, mas maganda ka pa sa ex-wife ni Kuya Nathan. That gold digger. Mabuti na lang at hindi siya nagpakita. Bakit naman? Mukhang maayos naman ang Kuya Nathan mo ah. Madalas ko na nga naririnig ang pangalan ni Veronica. Ex-wife pala yun ang kuya mo? Yes. Natalie rolled her eyes. Iniwan ni Veronica ang kambal sa amin dahil binalikan ng babae nga ng ex-boyfriend niya na kaibigan pa mismo ni Kuya Nathan. Hulang hiya yun? Lahat ginawa ng kuya ko para sa kanya. Sabi nga ng kapatid ni Nathan. Napatingin tuloy si Celestine kay Nathan na nakangisi sa dalawang anak. Hindi niya ma-imagine na may dinadala na sakit sa puso ang amo. Hindi naman kasi halata sa mukha ni Nathan ang pagiging malungkot. At kung tatanungin si Celestine, mas gugustuhin niya pa na maging ina ng mga anak nito. Umiling-iling sa Celestine dahil sa naisip.
Guwapo siya pero hindi ko siya type, no? Malaki ang katawan niya, oo. Malaki rin ang puwet niya. Pero kahit na. What did you say? Ay, palaka! Napatalon si Celestine. Napatingin siya sa gilid niya nang makita si Nathan. Ano ba naman yan, Sir Nathan? Napahawak si Celestine sa dibdib. Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla ay sumusulpot kayo dyan. Narinig ko kasi. Nagwapo ako, sabi mo. Nagtaas ng kilay si Nathan. Nilapit niya ang mukha niya kay Celestine. Hindi mo rin ako type, sabi mo. Ha? Hindi ganun sinabi ko, ah. Natataranta na sabi nga ni Celestine. Lumayo siya ng kaunti. Sige po sir, mauna na po ako, baka kailangan ako ng mga bata. Umalis si Celestine dahil malakas ang kalabog ng puso niya. Inayos niya ang magulo niyang buhok at binantayan ng mga bata. Nasa bahay lang naman sila at plano nilang mag-mall kasama ang mga bata. Celestine! Tawag ni Natalie. Tara dito, I need to talk to you. Bakit po ma'am? Ngumuso si Natalie. Alam mo, parang gusto kitang bigyan ng magandang makeover. Ha? Huh? Kunot noong sabi nga ni Celestine. Maayos naman po ako, ah. Mukhang wala naman pong mali sa mukha ko, hindi ba? Kung ang offer mo ay retoke, wag na lang po. Aray! Oo nga. Maganda ka naman, pero ang baduy mo eh. Hindi ka marunong mag-ayos. Alam mo, sa tingin ko, sa nakatago na kabaduyan na yan, maganda ka talaga. Ayan, yung buhok mo. Napakagulo. Sobrang kinky. Hindi ka pa marunong magsuklay. Tapos yung mata mo. Ba't ka ba kasi naka-eyeglasses? Ay nako, kailangan mo pang magpa-facial. Tapos yung kuko mo, pagagandahin natin. Tapos kukuskusin ko yung balat mo. Marami ka atang libag eh. Sabi pa nga sa kanya ni Natalie. Grabe ka namang makapagsalita, madam. Hoy, sakit nun ah. Pero totoo nga. Magmula kasi noong parang naging breadwinner ako at ako ang umasikasa sa pamilya namin. Parang napabayaan ko na talagang sarili ko. Sabi nga ni Celestine. Oh, kita mo na? Huwag ka mag-alala. Akong fairy godmother mo ngayon. Sabi nga ng kapatid, ninita na si Natalie. Hinampas pa nga ni Natalie ang braso ni Celestine habang tumatawa. Girl! Tumawa si Natalie. Habang nagtataka naman na nakatingin sa Celestine. Gusto ko kasing mahulog sa iyo ang kuya ko. Seryosong sabi nga ni Natalie. I planned everything. I want him to realize that you are not Veronica and I want him to move on. Ma'am, hindi ako game dyan. Isa pa, ilang buwan pa lang kaming magkakilala ni Sir Nathan. Aaminin ko na may paghanga ako sa kanya. Pero hanggang dun lang po yun. I knew it. You like him. Ngumisi si Natalie. Alam mo, you are pretty. Kaya nga nang sabi ko sa'yo, hindi ka lang kasi marunong mag-ayos sa sarili mo. At ilang linggo pa lang kitang nakikita pero nagagawa mong pasayahin ang kuya ko. Pero naku ma'am, hindi talaga ako game dyan eh. Okay na ako sa itsura ko. Tsaka, sino ba namang pogi ang magkakagusto sa akin? Namula ang pisngi ni Celestine. Aaminin niya, talaga namang hindi mahirap magustuhan si Nathan. Lalo na't napaka-gentleman nito. Seryoso nga lang sa buhay at masyadong workaholic pero mabait naman. Kapag mas nakikilala mo siya nang matagal. Hanggang dito lang ang paghanga ko sa kanya. Ayoko makigulo sa pamilya niyo. Celestine, naging mas seryoso ang mukha ni Natalie. I'm also your boss, remember? Susunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo, okay? Wala nang nagawa. Si Celestine, kundi ang sumama kay Natalie. Una nilang pinuntahan, ang mall malapit sa mansyon. Nilanitan. Nagulat pa si Celestine dahil ang may-ari ng mall ay ang mga De La Vega. Hi, Ma'am Natalie! Napatingin kay Celestine ang tagagupit. Ay, bakit may kasama po kayong maid? I want you to put makeup on her. I want something simple but not too much. Gusto ko ng makeover. Seryosong sabi nga ni Natalie. And I want her hair to be like this. Tinuro ni Natalie ang mahabang buhok na kumikintab. Like that, but give it a cut like 2 inches, I think. Umupo si Celestine sa harap ng malaking salamin. Ngayon niya lang nakita ang mukha niya. Kaya naman kapansin-pansin ng mga blackheads at whiteheads sa mukha niya.
Napansin rin ni Celestine ang kilay niya na makapal. Ganun rin ang buhok niya na mahaba na. Grabe! Te! Ano ba tong ginawa mo sa buhok mo at napakatigas? Reklamo ng baklang si Brian. Pasensya na. Madalas lang talaga wala akong shampoo kapag naliligo o kaya conditioner. Tsaka laging babad sa araw eh. Kaya naging ganyan tapos sunog na sunog at makapal. Napangiwi nga si Brian. Kaya naman pala. O siya, aayusan ka namin at gagawin ka naming mala Barbie. Nagsimula ang mga assistants sa parlor sa pag-aayos kay Celestine. Mayroon pa sa paa, kamay, iba pa sa mukha, at buhok. Napapangiwi si Celestine kapag nasasaktan siya at napapagpikit kapag sinasabi ni Brian na pumikit siya. Make it light, Brian! Maarte na sigaw naman ni Natalie sa likod. I prefer pink for her. Her skin is cream. Mumusa si Celestine para sa lipstick at nang matapos ay dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata niya. Ganun na lang ang gulat ni Celestine nang makita ang sarili niyang mukha sa salamin. Maayos ang buhok niya. This time. Manipis na at hindi na nga makapal. Ang makeup niya, light, simple pero maganda. Nababagay sa kanyang maliit at malanghel na mukha. At ang mata niya, para bang nagsha-shine. Oh my gosh, Celestine! You're so pretty! Pagsigaw nga ni Natalie, Kuya, we'll like this look of you. Tayo mo nang higitan si Veronica. Ma'am, ako ba talaga to? Hindi makapaniwala si Celestine. Ang ganda-ganda ko pala, ma'am! Halos manginig pa nga ang boses niya. Ang ganda ko! Sabi niya muli, sabay hawak nga sa kanyang mga pisngi. Nag-smile lang si Natalie. You're beautiful, Celestine. Hindi lang sa panlabas, kundi sa panloob mo pa. Beautiful with a heart. Nako, it's a destiny na pumunta ako dito. Ako na mismo ang magiging Cupid din yung dalawa ni Kuya Nathan. Tila excited pa nga na sabi ni Natalie. Pagkatapos nila sa parlor ay namili na nga sila ng damit. Iba't ibang klase ng damit ang binili ni Natalie para kay Celestine. Mayroong formal at meron ring sexy. Ayoko niyan, next dress? Ngumuso si Celestine. Panglimang beses niya nang sinusunod si Natalie. Sinuot ni Celestine ang isang red dress na hapit sa katawan niya. Dahan-dahang lumabas si Celestine at pinakita ang tube top dress na suot niya. Wow! Ang ganda! I love it! Natalie, clap her hands. The dress looks good on you. Lagyan natin ng blazer or something. Talaga? Maganda? Inosente namang tanong ni Celestine na medyo binababa pa nga ang palda dahil naiilang nga siya. Maganda na ba talaga ako? Hay nako, oo. O siya, isukat mo pa yung mga pinili kong damit para sa'yo. After nyan, uuwi na tayo dahil sigurado akong nandun na si Kuya Nathan. Sinukat lahat ni Celestine ang mga damit at sapatos. Lahat ng yon ay si Natalie ang nagbayad at nakangangalang si Celestine habang pinagmamasdan ang mga paper bags na nasa kotse. I know na babalikan ni Veronica si Kuya Nathan. Alam mo rin na gagamitin ni Veronica si Kuya Nathan para sa negosyo. Hayin ako talaga yung babaitang gold digger na yun. Kuya did everything for her just to stay. Pero anong ginawa niya? She ruined my brother. Meron na rin siyang mga lovely twins tapos iniwan lang niya. Pangmamarites nga ni Natalie. Grabe pala yung ginawa ni Veronica, no? Pero alam mo, ang mas inaalala ko yung kambal. Paano niya nagawang iwan sila? Kawawa naman. Kaya siguro maloko sila dahil medyo nagkulang sa gabay. I know, right? Sagot naman ni Natalie. And yes, I want to take revenge for my brother. Gusto kong umiyak si Veronica sa harap ng kuya ko at magmakaawa. Galit na sabi ni Natalie. Hininto nito ang kotse sa gilid ng fountain na nasa gitna. Please, I need you to act like her fiancé. Ano? Reaction nga ni Celestine. Ito na lang ang tanging magagawa ko para kay Kuya Nathan, Celestine. Alam ko, one of these days, babalik si Veronica at alam kong gagamitin niya na naman si Kuya Nathan ko. Napalunok si Celestine. Hey, ma'am,
Ayoko na pong makisali pa sa gulo dyan, sa pamilya nyo, at ayoko rin po talagang ma-involve. May pamilya rin po ako at pumunta lang po ako dito para sa trabaho. Ako lang pong inaasahan nila eh. Bumuntong hininga, si Natalie. I know, kahit para sa dalawang bata na lang, Celestine, please. I know you have a pure heart, at ikaw na lang ang alas ko sa ngayon. Napatingin si Celestine sa loob ng mansyon, at pabalik kay Natalie. Bumuntong hininga sa Celestine. Sige po, last na to, ma'am. Yes, thank you. Sabi nga ni Natalie. Sabay silang naglalakad papasok sa loob at natigilan nang makita ang isang babae na nakayakap kay Nathan. I miss you, hon. Hinalikan ng babae ang pisngi ni Nathan. Veronica? Sigaw ni Natalie. Gulat na napatingin si Nathan sa bagong dating na sina Natalie at Celestine. Ngunit mas napansin ni Nathan ang nagbago sa itsura at pananamit ni Celestine. Hindi alam ni Nathan kung bakit kumalabog ng husto ang dibdib niya sa nakita. Anong ginagawa mo dito, Veronica? Oh, hey, Natalie! Veronica smiled. I just came here to see my twins and Nathan, of course. Maarteng sabi ni Veronica. At sa tingin mo ba, makikita mo ang mga anak mo? Nagulat si Celestine nang hilain siya ni Natalie. Celestine is here. She's Kuya Nathan's fiancé. Sabi na nga nito. What? Peking umiti si Celestine kahit na gusto niya nang umalis at tumakbo sa taas. Napalunok si Celestine nang makita ang kakaibang tingin ni Nathan sa kanya. May halong saya. Hindi maintindihan ni Celestine. Hindi niya alam kung anong pinapakita ng reaksyon ni Nathan sa kanya. Yes. Medyo nag-aalangan. Nasabi nga ni Celestine. Pero hindi niya pinahalata. Napatingin pa nga siya kay Nathan bago tinignan si Natalie na nahangisi. Hindi ko rin alam kung bakit nandito ka at kung anong kailangan mo kay Nathan. Kunwari confident na sabi niya. Tinaas pa nga ang kanyang noo. Ako ang ina ng kambal. At I'm here para balikan si Nathan at magpakasal. Napatingin na nga lamang si Celestine kay Natalie dahil hindi niya lamang isasagot. May parte sa puso niya. Sa puso ni Celestine na nadismaya at nalungkot dahil sa narinig. Well, hindi na mangyayari yon. Sabihin mo na kontrabida ako sa harap niyong dalawa pero hindi ako papayag na ang isang cheap at walang class na katulad mo ikakasal kay Kuya Nathan ko. Sabi nga ni Natalie. How dare you? Galit nga na sabi ni Vanessa. No, how dare you see us like nothing happened before na parang wala kang ginawang masama, gold digger? Ramdam na ramdam ni Celestine ang galit ni Natalie. Namumula ang mga pisngi nito, ganun rin ang dibdib sa sobrang galit. Ang kapal ng mukha mo na magpakita pa dito sa bahay namin na para bang... Natalie, stop it. Bigla na nga lamang na parang kulog na umalingaw-ngaw ang boses ni Nathan sa loob ng mansyon. Shut your mouth now, sabi nga niya. Nanlaki ang mga mata ni Celestine sa narinig mula kay Nathan. Hinawakan nito ang braso ni Veronica bago masama na tumingin sa kanya. Who told you to shut me off? Malamig na sabi ni Natalie. You don't know everything. Talagang sinama mo pa si Celestine sa kalukuhan mo. Hayaan mo kaming mag-usap ni Veronica. Sige kuya, magbulag-bulagan ka sa babaeng yan. Sarcastic na natawa si Natalie. Huwag na huwag kang iiyak sa akin ulit kuya ni Ethan, ha? Naiwan si Celestine sa harap nila Veronica at Nathan. Napailing sa Celestine at dahan-dahan na umalis. Pumunta si Celestine sa garden at naisip ang mga magulang niya. Naisip ni Celestine na ano ba itong pinasok niya at kailangan niya pang magpanggap na asawa ni Nathan. Napailing si Celestine. Why did you do that? Napatalon si Celestine at agad na napatingin sa likod. Doon nakatayo si Nathan habang nasa mga bulsa ang mga kamay. Ang alin? Na sinabi kong fiancé mo ko? Natawa si Celestine. Ang galing ko bang umakting? Sabi na nga lamang niya. It was an act? Umupo si Nathan sa tabi ni Celestine. Hindi na naman mapakali ang nararamdaman ng babae. Na love at first sight ata siya sa boss niya. Oo. Nakwento kasi sa akin ni Natalie ang nangyari sa iyo at gusto niya na kalimutan mo ang ina ng mga anak mo. Natigilan siya nang ma-imagine ang mukha ni Vanessa. Maganda pala siya, no?
hindi na nakakagulat dahil gwapo ang mga anak mo. Dagdag pa nga ni Celestine. Natahimik silang dalawa at malayo na naman ang nasa isip ni Celestine. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Masyado siyang napamahal sa mga bata na inaalagaan niya. Alam mo, kung ako ang tatanungin o magdedesisyon sa mga anak mo, ayoko silang mapunta sa Veronica na yun. Masyado kong mahal ang mga anak mo, Sir Nathan. Nahanda akong gawin lahat para sa kanila. Napangiti si ni Celestine. Kahit makulit ang mga batang yun, nararamdaman ko ang pagmamahal nila sa'yo. Madalas talaga, ayaw nila sa'yo pero dahil gusto kong magkasundo kayong tatlo, ginagawa ko ang lahat. Nagulat nga ang babae nang biglang hawakan ni Nathan ang kamay niya. Thank you, Celestine. Sabi pa nga nito. Ngumiti si Celestine. Ngayon na nandito si Veronica. Siguro naman. Pwede ko nang tapusin ang kontrata ko. Hindi na rin naman kailangan ng yaya ng mga anak mo eh. Akmang sasagot si Nathan nang may marinig silang tunog mula sa loob ng bahay. Nagmamadali na tumakbo si Nathan, kaya naman agad rin na sumunod si Celestine papunta sa loob. Anong nangyayari dito? Kukunin ko ang mga anak ko, Nathan. Dadalhin ko sila sa States para doon mag-aral. No, sa akin ang kambal, Veronica. Hindi mo sila pwedeng kunin. Nataranta si Nathan at napatingin sa mga anak. George, Gabriel, come here. Huwag kayong sasama sa kanya. Huwag niyo akong iwan. Lumapit si Nathan at hinawakan ang mga kamay ng bata. Akin ang mga anak ko, Veronica. Hindi. Hinila ni Veronica ang kamay ng kambal. Mas mabibigyan ko sila ng magandang buhay kung nasa akin silang dalawa. Mas maganda kung malhayo sila sa'yo at mukhang hindi mo naaasikaso ang mga anak ko dahil dyan sa babae mo. Tinuro pa nga ni Veronica sa Celestine. Wala akong pakialam kung magsigawan tayong lahat dito pero sa akin ang mga anak ko. Hawak ni Nathan ang kamay ng kambal habang sa kabila ay hawak naman ni Veronica ang kamay nila. Papalit-palit ang tingin ni Celestine sa apat dahil umiiyak na nga sina George at Gabriel na ngayon ay nasa gitna. Tama na! Hindi napigilan ni Celestine ang sumigaw. Marahan niyang hinila ang kambal at agad itong yumakap sa kanya. Ano ba? Hindi niyo ba naririnig na umiiyak ng mga bata dahil sa ginagawa niyo? Huwag kang mangailam, nababae ka. Akmang kukuni ni Veronica ang kambal ng itago ni Celestine, sila George at Gabriel, sa likod niya. Wala kang karapatan sa mga anak ko. Matagal na akong wala dito sa bahay na to dahil sa pamilya mo. Nathan, hayaan mo akong maging ina sa mga anak ko dahil matagal silang nawala sa akin. Sabi nga ni Veronica. Pabaya kang ina, Veronica. Hindi napigilan ni Celestine ang humarap kay Veronica dahil sa sobrang galit. Kung mahal mo talaga ang mga anak mo, hindi mo sila iiwan para lang sa ibang lalaki. Kung mahal mo ang mga anak mo, hanggang sa paglaki nila dapat nandyan ka. Hindi yung kung kailan mo lang gusto at kung kailan ka na pwede. Palaban na nga nitong sabi dahil hindi na nga niya kaya ang nangyayari sa mga kambal. Hinawakan ni Celestine ang dalawang bata na nasa likod niya. Hindi papayag si Celestine na makuha ni Veronica ang kambal. Hindi ako papayag na kunin mo ang kambal kay Nathan. Napatingin si Nathan kay Celestine. Kakaiba ang aura nito? Na maging si Natalie, nakagagaling lang sa labas ng hangisi. Aalis ka sa bahay na to. Dala na lamang sarili mo. Pero ako pa rin ang ina ng mga anak ko. Galit na galit si Veronica. Napangiti si Celestine. Ngayong nandito na ako, sa tingin mo ba, papayag akong makuha mo ang mga anak ko? Napasinghap ang mga tao sa loob ng mansyon. Mabilis na lumapit si Nathan kay Celestine at hinawakan ang bewang nito. Natalie smiled na para bang ngiting tagumpay na nga. Go home, Veronica. I will be marrying Celestine from now on. And I'm going to turn her into a de la Vega. Sila ang magiging ina ng kambal dahil naging pabaya ka naman sa kanila. Kinabukasan ay maagang nagising si Celestine, napatingin siya sa salamin at natigilan nang makita ni Celestine ang kanyang mukha. Hindi pa rin siya makapaniwalang mas lalo siyang gumanda. Naging maayos ang pananamit ni Celestine at higit sa lahat ang bango-bango na rin niya. Good morning, ganda! Napangiti si Celestine. Magaan ang araw para kay Celestine. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit, iba ang kanyang nararamdaman sa araw na to.
Mabilis na naghilamos sa Celestine at sinuklay ang katamtaman niyang buhok. Mabilis siyang lumabas ang kwarto at dumiretso sa ibaba. Gising na ang lahat, kaya napasinghap si Celestine nang makita sila ni Ethan, Natalie, Gabriel at George. Naku, pasensya na at late akong nagising. Oh, hi Celestine! Ngumiti si Natalie. It's okay. Mukhang pagod ka kagabi kaya masarap ang tulog mo. Dapat akong nag-aasikaso sa mga bate. Napatingin si Celestine kay Nathan na biglang tumayo. Mas lalong nagulat si Celestine nang marahan nito ang hinawakan ng braso niya. Sir, ang sweet mo naman ata sa yaya ng anak mo. You're turning De La Vega, Celestine. Kailangan mong masanay. Ha? Akala ko acting lang rin ang sinabi mo kagabi. Parang ang bilis naman ata. Lumiit ang boses ni Celestine. Alam kong maganda ako kagabi at nag-improve ang ganda ko pero baka naman joke lang yun, no? Napailing si Nathan. Nagtatago ng ngiti habang kagat ang labi. Sumandal nga siya kay Celestine at bumulong. Ang ganda mo. La? Napalakas ang boses ni Celestine kaya tinakpan niya ang bibig niya. Let's eat. Sabay ngiti pa nga. Nang matamis ni Nathan. Inalalayan siya ni Nathan kaya nagtatakang napatingin sa Celestine kay Natalie na tumango at ngumiti. You need to be more comfortable. Magiging asawa ka na ni Kuya Nathan. Magiging mama na po namin si Yaya Celestine, Tita Natalie. Napatingin si Celestine kay George. Is that true? But we saw our mommy last night. Paano po nangyari na si Yaya Celestine ang magiging mommy namin? Hay nako. Dahil hindi niya makuha ang daddy niyo ulit, gusto lang kayong ilayo ng mommy niyo sa daddy niyo. Gusto niyo ba yun? Baka hindi pa kayo maalagaan. Sabi nga ni Natalie, malungkot niyang sinabi yon. Ha? Huh? Hindi po ba dapat mabait ang mommy Veronica namin? Malungkot pa nga nasabi ng isa sa mga kambal. Kinagat ni Celestine ang labi niya bago bumuntong hininga. Tinignan siya nila George at Gabriel na parabang naghihintay ng sagot niya. Kasi masyado pa kayong bata para maintindihan. Sabihin na lang nating mabait naman ang mami niyo. Kaya lang, masyado kasi siyang maraming gustong gawin sa buhay. Kaya baka hindi kayo maasikaso, baka hindi kayo maalagaan, baka hindi kayo maging happy, hindi kayo makakapaglaro, gusto niyo ba yun? Tanong nga niya kay George at Gabriel. Inosenteng napailing lang naman ang kambal. Hindi po, ngumiti na nga lamang si Celestine. Huwag kayong mag-alala. Napamahal na kayo sa akin, kaya naman, hindi ko kayo kayang mawala sa daddy niyo at kaya kong maging mommy niyo. Kaya kong makipaglaro sa inyo. Alagaan kayo ng full time. Gusto niyo ba yon? Ganun po. Pero is Mommy Veronica bad? Napanguso pa nga si George. Hindi. Hindi anak. Umiling si Celestine at ngumiti. Hindi masama ang mommy mo. Mahal niya kayong dalawa. Marami lang kasi siyang dreams. Gusto pa niyang makuha yun. Kaya wala siyang time for you. Kaya gusto namin kayong protektahan ng daddy niyo. Ayaw niyang balang araw. Sasama kayo sa mommy niyo. Tapos, iiwan lang din kayo gaya ng ginawa niya dati. But, tandaan nyo na iniwan lang kayo dahil may dreams lang siya, pero hindi kasi maganda yun. We will not leave daddy! Sigaw naman ni Gabriel at napatingin sa tatay niya. We love you daddy! We love how he takes care of us! Kahit na po, may mga pagkakataon na wala siyang time para sa amin, pero nakikita naman po namin ang efforts niya eh. Lalo na po, nung dumating po kayo sa buhay namin, Mommy Celestine. Nagulat pa nga si Celestine nang tinawag siyang mommy ng isa sa mga kambal. Tila hinaplos ang puso niya. Me too! We will not leave daddy! Tsaka po, andyan ka naman na po, mommy eh. Mahal po namin kayo! Sabi nga ng dalawa at niyakap pa nga sina Celestine at Nathan. Dahilan para parang silang magyakapan bilang isang pamilya. Napangiti si Celestine at mas lalong napangiti nang marinig ang singhap ni Nathan sa tabi. Halatang pinipigilan ng iyak.
Kaya huwag niyong iiwan ng daddy ah. Sabi pa nga nila kay Celestine. O sige, mangako kayo sa akin na kahit nasunduin kayo dito, Gabriel George, hinding-hindi niyo iiwan si mommy tsaka si daddy. Ngumiti si Celestine at inabot ang dalawang kamay ng kambal. Promise? Sabay tumango ang kambal. Promise po, Mama Celestine! At nag-pinky swear pa nga sila. Thank you, ang babait talaga ng mga bata. Ngumiti si Celestine at tinignan si Nathan na nakangiti. Masaya nga silang kumain. Pagkatapos kumain nila Celestine at Nathan, agad silang lumabas. Naglalaro ang mga bata kasama si Nathan na naglalaro ng basketball. Ngayon ko lang nakita. Si Kuya Nathan ang humiti. Napatingin si Celestine kay Natalie. Simula nung iniwan siya ni Veronica, naging miserable ang buhay niya kasabay pa ang pagkamatay ni Mommy. Hindi namin alam kung paano alagaan ang bawat isa. Mapait na tumawa si Natalie. Pati nga ang kambal. Halos mapabayaan na namin. Inaral pa namin kung paano sila alagaan. Mabuti na nga lamang, dumating ka, Celestine. Dahil sa'yo, nagkaroon sila ng direksyon. Ginawa niya lahat ng kaya niyo, Natalie. Tignan mo ang resulta. Naging maganda naman, di ba? Tinapik ni Celestine ang kamay ni Natalie. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Kaya naman tignan mo ngayon ang Kuya Nathan mo. Masaya na ulit siya. Because of you. Dugtong pa nga ni Natalie. Bakit naman ako? Natawa si Celestine. Ngunit iba ang naramdaman niya sa sinabi ni Natalie. Halos mag-iisang taon pa lang kaming magkakilala ni Sir Nathan. Para lang akong kabuti na dumating at akalain mo naman na makakasalanan niya ako. Napatakip si Celestine ang bibig. Ay, hindi pala! No, you're right. He's marrying you. Tumawa ng malakas si Natalie. Bagay naman kayo ah. Para na rin hindi na kayo guluhin pa ni Veronica. Ay, naku, wag na kasing in denial pa. I know that you are meant for each other. Napangiti na nga lamang si Celestine at tila kinilig sa sinabi ni Natalie. Dumating ang hapon ay biglang dumating ang daddy nila Natalie at Nathan. Biglaan ang pagbisita niya kaya naman hindi alam ni Celestine ang gagawin nang makita niya ang daddy nito. Dad, siya nga palang sinasabi ko sa iyong fiancé ni Kuya Nathan. Ngumiti nga si Natalie habang sinasabi yon. Siya rin ang sinasabi ko sa iyo na pamilyar ang mukha kaya naman gusto ko silang ikasal ni Kuya Nathan. Support mo naman ako, di ba? At hindi lang ako yung may gusto. Siyempre, pati si Kuya Nathan. He can't wait na nga eh. Good afternoon po. Biglang nahiyang bati nga ni Celestine. Yaya po ako ng mga bata. Nagtrabaho lang po ako dito pero hindi ko naman po akalain na mangyayari to. When will you get married? Seryosong-seryoso ang mukha ng daddy ni Nathan na tanong yon. At bakit naman ang ganda ng yaya ng mga bata? Totoo ba talagang naging yaya ka ng mga bata? Dad! Nathan's voice roared. Don't talk to her like that. Tinatanong ko lang naman kung yaya ba talaga siya o girlfriend mo. Bakit naman ngayon mo lang sinabi? Tumawa ang daddy ni Nathan. Kinabahan nga ang babae, hindi niya akalain na ganun ang magiging reaksyon ng daddy ni Nathan. Hay, hindi tuloy ako makapaniwala na yaya mo ang magandang dilag na to. Natawa si Nathan at sa kalagitnaan ng pagtatawanan nila, ay biglang pumasok si Marie. Ang kanilang kasambahay. Hingal na hingal ito at takot na takot. What happened? Biglang kinabahan si Nathan. Nasaan ang mga anak ko? Sir, kinuha po sila ng van kanina. Ano? Sumigaw si Nathan. Anong van? Paano sila nakalabas sa mansyon? Nakita ko po si Veronica. Natataranta na sigaw ni Marie. Hindi ko po siya nahabol dahil may hawak po siyang kung ano. Napasinghap si Nathan at Celestine. Mabilis na naglakad si Nathan sa labas at agad na sumunod si Celestine. Sasama ko, Sir Nathan. Seryosong sumakay na nga lamang si Celestine sa kotse nang hindi na hinintay pa ang sagot ni Nathan. Kunin natin ang mga bata. Hindi pa rin ba sumasagot? No, nakapatay ang phone niya. Nag-aalala na nga si Celestine sa kung ano man ang gagawin ni Veronica kay Gabriel at George. Hindi nila alam kung saan dadalhin ni Veronica ang mga bata dahil sa mga oras na to, tuluyan nang magwawala si Nathan.
Tinawagan ko na si Daddy at lahat ng tauhan namin. Hindi pwedeng hindi ko makuha ang mga anak ko. I can't lose them both. Kailangan ko pang bumawi sa kanila. Nanginig ang boses ni Nathan habang nagmamaneho. Huwag kang mag-alala. Mahanap natin sila. Magtiwala lang tayo. Hinawakan ni Celestine ang kamay ni Nathan. Paraan niya para maging magaan ang loob ni Nathan. At kahit papano'y kumalma. Nandito ako. Sabay nating hahanapin ang mga bata. Nakarating sila sa isang airport kung saan doon tinuro ng map. Agad na bumaba si Celestine sa kotse at lumingon-lingon sa mga tao. Nagbabaka sakaling mahanap niya agad ang mga bata. Our men are in their positions. Papasok ako sa loob, Sir Nathan. Malakas ang kutob ni Celestine na nasa loob ang mga bata. Wait! Hinawakan ni Nathan ang braso ni Celestine. Nagulat siya. Nangiyakap siya nito ng mahigpit. Nanlaki ang mga mata ni Celestine ang iabot nito ang pwedeng pangprotekta sa kanya. Just in case na may mangyaring masama sa loob, magagamit mo to. Alam ko kung paano mag-isip si Veronica ngayon. She's very dangerous. People change every year. Sabi nga nito. Tumango si Celestine kahit pa hindi siya marunong humawak ng baril. Take care, Celestine. Natigilan si Celestine nang makita ang iba't ibang emosyon sa mga mata ni Nathan. Ibalik mo sila, Gabriel at George. Hinawakan ni Nathan ang magkabilang balikat ni Celestine. Kayong tatlo, babalik kayo sa akin. Ngumiti si Celestine ngunit hinila siya ni Nathan para muling hagkan siya. Hinalikan nga rin ito ang kanyang noo. Mag-ingat ka. Tinapik ni Celestine ang balikat ni Nathan bago humiwalay. Pumasok na nga si Celestine sa loob ng airport. Pagpasok niya pa lang, marami ng tao. Kaya malabo na mahanap ni Celestine ang mga bata. Gayunpaman ay malakas ang kutob niya na nasa loob lang ang mga bata kasama si Veronica. George! Nanlaki ang mga mata ni Celestine nang makita ang pamilyar na laruan. George! Dahil maraming tao ay hindi marinig ni George ang sigaw ni Celestine. Tumakbo si Celestine sa agos ng mga tao hanggat sa nahawakan ng mga kamay ni Celestine si George, nagulat na napatingin sa kanya. Yaya Celestine? George! Hinihingal pa nga si Celestine ngunit ang paningin niya ay sa mga tao. Nasaan ang kambal mo? Nasaan? He's with mommy! Why po? George, makinig ka sa akin. Lumuhod si Celestine para magpantay ang mga mata nilang dalawa. Nandito ang daddy mo. Hinahanap kayo. Ilalayo kayo ni Veronica sa daddy mo. Naalala niyo ba yung kwento namin? Gusto kong hanapin. Natigilan si Celestine ng maramdaman ang malamig na kung anuman sa batok niya. Give me that kid. Boses ng lalaking narinig niya. Who are you? Yaya Celestine! Sigaw ni George. Napalunok si Celestine at mahigpit na hinawakan ng kamay ni George, ngunit may isa pang kamay ang humawak, si Veronica. Anong ginagawa mo dito? Ibalik mo na ang mga bata kay Nathan. Matapang na tumayo si Celestine kahit pa may hawak na ang lalaking nasa kanyang likod na kung ano na pwede niyang gamitin. Dahilan para malagay nga sa panganib si Celestine. Hindi mo kailangan ilayo ang mga bata sa ama nila. What if yun ang gusto ko? Mumisi si Veronica at katsabay nun ang pagtunog ng emergency alarm. Akin ang mga anak ko. Walang karapatan si Nathan sa mga anak ko. Ako pa rin ang mommy nila. Mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka naging mabuting ina sa mga anak mo. Natigilan si Celestine nang mas lalong dumiin ang kung ano sa batok niya. Hindi ko nga alam kung bakit nangingalam ka pa. Dahilan para mapaupo si Celestine sa sahig dahil tinulak nga siya ni Veronica. Hindi ka naman kaano-ano ni Nathan. Bakit ba ang hilig mo mga alam? Yaya ka lang ng mga anak ko. Hindi nakapagsalita si Celestine. Sahap din ang sugat niya sa labi. Pakiramdam ni Celestine ay mamamanhid ang kabila niyang pisngi. Dahil sa sinampal pa nga siya ni Veronica. Lahat ng tao nagtakbuhan habang silang lima na sa gitna. Veronica! Nakahinga ng maluwag si Celestine nang marinig ang boses ni Nathan. Mabilis siyang tumayo ngunit may humila sa buhok ni Celestine. Dahilan para hindi makalapit Celestine sa mga bata. Well, my dear husband. Oh, ex-husband is here. Gumisi si Veronica. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang mga tauhan ng tatay mo? Ibalik mo na sa akin ang mga anak ko. Huwag mo na silang idamay pa rito dahil matatakot lang sila at matotroma. Pakiusap ni Nathan.
pwede nating pag-usapan ng tungkol sa mga anak natin. The moment na gusto kong kunin ang mga anak ko ay hindi ka pumayag. Ilang beses akong nakiusap sa'yo tapos ngayon, ikaw ang nakikiusap. How satisfying! Sigaw pa nga ng nababaliw nang si Veronica. Punong-puno ng galit ang sigaw niya. Tapos malalaman ko na may asawa ka na at ito pang yaya ng mga anak mo? Ah, hindi pa pala asawa dahil hindi pa kayo kasal. Should I say fiancé? Hinila ni Veronica si Celestine na napangiwi dahil sa hapdi ng koko ni Veronica. Napansin ni Nathan na may nakatingin sa gilid niya at doon nakita ni Nathan ang daddy niya kasama ang mga tauhan nila. Hindi ko pinagbigyan ng hiling mo dahil alam ko na ilalayo mo sa akin ang mga anak ko at alam kong gagamitin mo lang sila para makapanghuthot na naman ang sa mga lalaki. Hindi mo lang sila aalagaan. Lumapit si Nathan ngunit mas lalong hinila ni Veronica ang buhok ni Celestine na nakaluhod na. Alam kong dadalhin mo ang anak ko sa ibang bansa. Alam ko ang plano mo. Na isang araw, baka hindi na ako kilala ng mga anak ko. Tumingin nga si Nathan kina George at Gabriel na takot na takot. Napatango na nga lamang siya sa kanila ng pasikreto. George, Gabriel! Sigaw ni Veronica. Tumakbo ang mga bata. Mr. De La Vega? Stop it, Veronica. Hindi ko maisip na aabot tayo sa ganito. Na isang araw makikita na lang kitang kasama ang mga kriminal na to. Tinuro ni Mr. De La Vega ang tatlong lalaki na kasama ni Veronica. Pati ang mga anak, manahimik ka! Sigaw ng isang lalaki at tinaas nga ang kung ano papunta kay Mr. De La Vega. Naalarma sila, Nathan at Celestine. Tumakbo si Nathan papunta sa lalaki at mabilis niya itong sinipa sa tiyan at sinuntok. Ang pangalawa sa mukha. Nagkakagulo na nga ang lahat at walang magawa sa Celestine, kundi ang kunin ng mga bata. Nathan! Sigaw ni Celestine at tumakbo para kunin ang matigas na bagay. Hinampas ni Celestine sa ulo ang isang lalaki. Aray! Hinawakan ni Celestine ang kamay ni Veronica. Kasalanan mo lahat ng to. Kung hindi ka lang nagpakita ay sana nasa eroplano na kami ng mga anak ko. Salot ka talaga. Galit na hinila ni Veronica si Celestine at mabilis na napahiga sa sahig. Kasalanan mong lahat ng to. Ano ba? Tinulak ni Celestine si Veronica at mabilis na sinipa. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng to. Hindi mo iniisip ang magiging buhay ng mga anak mo kapag wala si Nathan. Hindi mo sila iniisip dahil sarili mo lang iniisip mo kung paano mo sila gagamitin. Hinawakan ni Celestine ang dalawang kamay ni Veronica para pigilan. Sinipa ni Veronica ang tiyan ni Celestine at isang malakas na sampal ang ibinigay pa nga sa kanya. Napahawak siya sa pisngin niya ngunit mas nagulat si Celestine nang makita si Nathan nakaluhod sa harap ng mga anak niya. Tila kinakausap ang mga ito habang ang mga hindi kilalang tao ni Celestine ay pinagtutulungan ng tatlong lalaki. Nathan! Buong pwersa na tinulak ni Celestine si Veronica. Muli niyang sinigaw ang pangalan nito. Huli na ang lahat. Dahil may narinig na nga silang ingay na parang putok. Isang nakakawindang na pangyayaring nasaksahan ni Celestine. Dad! Umiiyak na rin ang mga bata. Si Mr. De La Vega nakayakap kay Nathan habang nanghihina na nga. Pagkatapos nga nang nangyaring yun, pinagbayaran nga ni Veronica ang kanyang mga masamang nagawa. Samantala, dahil na-trauma ang dalawang bata, tinulungan nga sila ni Celestine para muling gumaling. Binigyan niya ito ng mga masasayang alaala kasama ang kanilang ama. Dahil doon mas lalong tumatag ang pagtitinginan o relasyon nila Celestine at Nathan. Pero pinagpaliban muna nila ang balak nga nilang kasal dahil kailangan munang maging okay ang mga bata nang sa ganun mas maging panatag sila. Nagpunta nga muna sila ng ibang bansa para ma-refresh naman ang utak at palitan ng masayang alaala ang nakakatromang pangyayaring yun. Hindi nila akalain na ang kadugupan nila ang gagawa ng ganun. Ganun kasi sa totoong buhay. Minsan, kung sino pa ang mga kapamilya o kadugo natin, sila pa ang may masasamang hangarin sa atin. Pero huwag nating kakalimutan na parating merong nakagabay sa atin na Diyos. Dahil kailanman, hindi mananaig ang kasamaan kesa sa kabutihan.
Good morning! Welcome to Sunshine's Bake Shop! Ngumiti si Celestine. Si Nathan, bumisita nga sa bagong negosyo ni Celestine. Oo nga, dahil nakapagpatayo nga si Celestine ng bago nga niyang negosyo. Isa na nga siyang ganap na businesswoman. Ito nga ang inutupag niya habang hindi pa nga sila kasal ni Nathan. Tinupad niya ang pangako niyang balang araw magiging successful na businesswoman siya dahil may iba't ibang branches na nga ang bake shop na pinatayo niya na pinangalan pa nga niya kina George at Gabriel. G&G ang pangalan ng bake shop. Naging mabuti nga ang pagsasama nila Nathan at Celestine dahil tila naranasan na nga nila ang pinakamabigat na pagsubok at iyon, si Veronica. Ang ginamit nga palang puhunan ni Celestine ay ang pera na sinahod niya kay Nathan. Ginamit niya yon para sa business at bahay. Isang araw nga, sa main branch ng bake shop ni Celestine, new customer! May sumigaw nga dahil may bagong customer na bibili. Si Celestine pa nga mismo ang nag-entertain sa customer at sabi nga ng lalaking nasa harapan, isang Bavarian cake para sa fiancé kong malungkot. Napangiti si Celestine. Buti ka pa sir, bibilhan. Nathan? Nanlaki ang mga mata ni Celestine nang makita mismo sa harap niya si Nathan. Anong ginagawa mo dito? Sabi nga niya. Dali-dali siyang tumayo at agad na tumakbo papunta kay Nathan para yakapin. Wow, careful hon! Natatawang sabi nga ni Nathan sa kanya. I just came here to inform you na hinahanap ka na nila Gabriel at George. Talaga? Humiwalay si Celestine kay Nathan. Oo, sobrang kinukulit ako. Sabi pa nga ni Nathan. Sige, sasama ako sa iyo pa uwi. Talagang malaki na ang pinagbago mo sa nakalipas na panahon. Bulong pa nga ni Nathan sa kanya habang nakayakap sa kanyang likuran. Habang nasa kitchen sila ng bakery, napatawa naman si Celestine. Sinabi ko naman sa iyo, diba, na mas gagaligan ko pa. Magsusumikap ako at gagamitin ko sa tama yung pinapasahod mo sa akin. I'm so proud of you. Bulong pa nga ni Nathan kay Celestine habang hinahalikan pa nga nito ang kanyang balikat, paakyat sa kanyang leeg. Bumitaw nga si Nathan sa pagkakayakap sa likuran nito at nagulat nga ang babae ng doon mismo sa main branch ng bake shop ni Celestine. Sa labas, sa harap ng maraming customers at staff, lumuhod nga ito sa harap ni Celestine. Gusto kong malaman mo na ready na ako, ready ng mga bata, na ituloy ang kasal natin. Ilang buwan na naming hinihintay ang oo mo. Napatawa na nga lamang si Celestine. But at the same time naluluha. Natigilan nga siya at napatitig kay Nathan na malambing na nakatingin sa kanya. Napailing sa Celestine at bumuntong hininga bago hinawakan ng kamay ni Nathan. Hindi mo naman ako i-re-reject, diba? Halatang kabado si Nathan. Honey, tawag pa nga nito. Of course, yes. Yes ang sagot ko, I will marry you. Sabi nga ni Celestine at niyakap nga siya ng lalaki pagkatapos tumayo at isinuot na nga ang singsing sa kanya. Nagpalakpakan pa nga ang mga customers at empleyado. Thank you, Celestine. Thank you for staying with us. Hinawakan ni Nathan ang leeg ni Celestine. I will always stay by your side as well. Sabay hinalikan nga nito ang mga labi ni Celestine. Naghiyawan pa nga ang mga taong nandoon. Pagkatapos nga ng tagpong yun, bigla pa ngang lumabas sina George at Gabriel. Andun lang pala sila, nakatago sa kung saang sulok. Humahagikik nga ang dalawa habang pinapanood ang eksenang yun. Tumakbo nga sila. Papalapit kina Celestine at Nathan de la Vega at niyakap nga ang mga ito. Kayo talaga, mga bata kayo. Andito pala kayo ah. Pinagplanuhan niyo to. Sabi pa nga ni Celestine at nagtawanan nga sila. Nagprepare na nga sila agad para sa kanilang kasal at ipinagdiwang nga nila yon sa simbahan sa Batangas.
Intimate wedding lang pero masaya, kasama ang mga mahal nila sa buhay. Siyempre kasama si Mr. De La Vega na isa sa mga naging hero nila. Congratulations mga anak. Promise me na mamahalin niyo ang isa't isa, okay? At kapag may mga pagsubok na mabibigat, lagi niyong tatandaan na maging sentro ng relasyon niyo ang Panginoon. Napangiti naman sina Celestine at Nathan at nagpasalamat kay Mr. De La Vega na ama ni Nathan. Matapos nga ang kasalang yun, namuhay nga sila ng matiwasay, tahimik at puno ng saya. Wala na nga silang mahihiling pa at kontento na nga sila. Ngayon, matatawag na nga silang officially isang pamilya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Celestine at Nathan kasama ang kanilang kambal na sina Gabriel at George. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa inyo. I-comment lamang po pag gusto niyong magpa-shoutout sa susunod. Happy Sunday po sa lahat!